Yes, hello everyone. So today I have a special guest, and she is Chang TV. Yes, hello guys. So yung guest ko ngayon ay guest siya, pero siya yung mag-e-interview sa akin. And she want to know everything in my life. Char! And to let you know also. Okay. Yes, okay. Diretso na? Yeah. Isang tanong, isang sagot. Oh my god. Okay guys, we are very serious for this video, okay? So, yan. How serious is serious? Yes, good afternoon. Thank you so much for having me here in your YouTube channel, Cons channel. So, by the way, I'm Chang TV. So, ako yung guest today. So, i-introduce ko lang siya na isa ding kaibigan ko. She is graduated from? Taglit lang. A few minutes later. Yes, good afternoon. Thank you so much for having me here in your YouTube channel, Cons channel. So, by the way, I'm Chang TV. So, ako yung guest today. So, i-introduce ko lang siya na isa ding kaibigan ko. She graduated at NLPC taking a course of a nursing aide, a mom, a sexy, young and intelligent. Please welcome Miss Cons Chana. Wow. So, tatanong lang kita about sa buhay. Siyempre, yes. Buhay mo, hindi buhay ng iba ha. So, yon, ito na yon. Bakit ka nga ba nag-OFW? Bakit ka natatawa? Bakit ka nag-OFW? Ikat ko na lang yung tawa ko. Bakit ako nag-OFW? The reason why is because when I was young kasi, nung early 20s, diba? I mean, is walang plano kasi lahat ng luho, ganon, diba? And then, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign na reason para magsikap, mag-ipon. Yun. So, kaya ka at na. At yun, kaya binigyan niya ako ng Chelsea. Pero, bakit kasi, di ba, nakapagtapos ka naman? Bakit? So, nung nag-abroad na ako, dun na, ako nakapag-ipon. I know how to value money, and I know how to save money. Sabagay. Buti nga siya nakapag-ipon eh. Ako hanggang ngayon, wala pa rin ipon. Okay, so, lahat naman tayo nag-expect. Di ba, kasi karami, pag narinig natin yung salitang abroad, ang isipin nila is, gaganda ka, puputi ka, marami kang pera. So, yun ba din yung expectation mo nung pagpunta mo dito? Yes. Actually, dati nasa Facebook na ako noon bago ako mag OFW. Nakikita ko kasi sa pictures, wow, ang puti niya. Ganon. O, di ba? Wow, ang ganda naman ng bag niya. Oh, original. Wow, mas, grabe, nasa social na kainan. And then, the reality is, nung nag-OFW na ako, dun ko na lahat nalaman. Hindi ka pwedeng magsalita na hindi mo pa naranasan. Yes, kasi iba yung nakikita natin sa picture at iba yung sa realidad na ikaw mismo yung nakakaranas. And lahat lang nasa picture na yon is maybe 80% lang yung totoo na makikita natin. Not just 80, maybe around 50. Yeah. Yeah. Kasi nga, kasi makikita ko original bag. Wow, pwede ka naman pala bumili dito ng hindi naman original. Wow, naka-erase. Kailangan ba talaga ng original? Lahat, hindi. Kasi yung makikita ko nga before sa picture, ganon. Wow, I'm so amazed. And then I realized the reality is not like that. Yes, that's the truth. Yeah. Relate ako dyan. Masasabi mo na ganito, ganyan, pag ikaw mismo yung nasa posisyon na yun. Yes, correct. So, worst experience as OFW. Worst experience. By the way, she's working here in Singapore for 8 years in one employer only, right? Yes. Yeah. So that means
Your employer is very good lah. Yeah lah. She's overall naman talaga, my employers, they are good. Maswerte. They have advantage and disadvantage kasi sa employer eh. Wala naman perfect, di ba? Worst experience, pero tulad yun ang sabi ng amo ko is, I am blessed. Kasi I never experience yung na-experience ng iba. Na no cellphone, may limit, and then dapat sa gabi lang mag-cellphone. I never experienced that kind of thing. So, I think worst experience, parang wala pa naman. Wow! Wala siyang worst experience. Yes. Okay. Bilang isang OFW na pumunta dito sa Singapore or sa other country, like for example, Kuwait, Qatar, like mga ganyan, anong may papayo mo sa kanila? Yung bang gustong mamasukan? Ah, yung gustong mamasukan. Mm. Yung sa mga gustong mamasukan and to experience how to be an OFW, dapat bago kayo mag-apply is buo ang loob nyo and then porsigido, of course. Diba? And then, dapat nasa isip nyo na ang reason kung bakit kayo nag-OFW. Yun. What is your goal? Why you want to go abroad? Diba? And why you sacrifice? Yes. Away from your family. Okay. Yeah. Dapat meron ng nakaset sa mind nyo na, ay, gusto ko mag-OFW kasi ganito ganyan. Plano. Yes. May plano ka. May plano kung bakit dapat ka pumasok bilang OFW. Yes. Hindi yung pa-char-char lang. Yeah, hindi yung pa-char-char hindi yung... lang. Ay, gusto ko mag-abroad kasi si ganito, ganyan. May magandang ganito. Kasi ganyan, ako nag-OFW ako kasi I'm bored. Ay, wow. Ako nag-OFW talaga ako to para maging responsible ako in life. Kasi dati talaga, early 20s, wala eh. Buy here, buy there, go there. At least may pambili original, siya. Original. Kasi sarili ko lang kasi noon iniisip ko. That's true naman. Yeah. Okay. What can you advise sa mga OFW na nasa stress? You know, napabalitaan na may isang Pilipina na nagpakamatay. Recently lang talaga siya. She's very young. And, see? Na-depressed. Nagpakamatay siya. Anong ma-advise mo dun sa mga... Kasi dumaan din tayo sa stress na. So, anong ma-advise mo sa kanila? Ayun na, ano ko yun? Na, ano ko yun sa isang social media. Nakita ko din yun. Ay, kahapon. Kahapon. Yeah, nabasa ko yun. So, sa mga OFW na may pinagdadaanan, dapat marunong tayong mag-handle ng ating emotion. And then, kung meron mang... Yung depression, kasi it depends sa problema, di ba? Yes. Kung family problem yan, i-avoid muna natin mag-communicate dun sa kung saan nang gagaling yung problema to cause stress and depression. Oh. So, yun. And we need to try how to cope up. Tama ba? Cope up, yes. Ourself. Tama. Yeah, kailangan talaga yun. Kasi ikaw lang and yun. And then yun. We need to... Kasi yung depression, tayo lang naman makakakontrol, I think, nyan sa sarili natin. Pray to God. Yeah. Yes, una mag-pray una tayo. Una talaga. And then... Yeah. I think, yeah. 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 Yun, wag tayong magpapaka-stress. Kung sanang gagaling yung reason ng stress, ng depression, iwasan mo na. Iwasan. If that is from your family, iwasan. Iwasan mo yung pamilya mo. No, not iwasan. Just take time, sit down and think and pray na hindi naman iiwasan. Parang, basta, I don't know how to express it. So, ngayon, ito na. Kung may panawagan ka sa ating pamahalaan ng Pilipinas, no? As a OFW, ano yon? Oh, sa bagong pamahalaan ngayon? Kahit sa luma na. Sa luma na. Sa bago-bago. Basta sa... Bago na yung nakaupo ngayon eh. Ano, para sa ating OFW? Yes, para sa ating mga OFW. Ano, sana, bawasan yung... Kunyari, pag-uwi tayo, bawasan na yung maraming requirements. Tanggalin na yung OEC. Here and there, go there. We spend money also. Yes. We spend money to process everything, di ba? So, dapat tanggalin na yung mga nakaka-hassle na kung ano-ano mga anik-anik na mga ano yun. Kasi papil, wala papil, din no? Eh.
Kasi pag dumating ka lang ng Singapore, hanapin nila, passport mo lang naman, at saka no work permit. If we go back, we have a lot of things to process, we have a lot of like this, like that. Pag bumalik ka dito ng Singapore, passport ka lang, at saka yung work permit lang yung hanapin sa amin. Eh, kami pa yung alien dito. Tapos, pag pumunta ka ng embassy, of course, you need to spend for your transport. Pay this, pay that. Yes. Hindi naman kasi free yung papers natin na inaano natin. Sana bawasan or tanggalin man lang. Kasi hirap na tayong kumita ng pera. Yes, totoo. Hirap pa tayo mag-process para makauwi. Mm-mm. Remember nung umuwi ako, kasagsagan, kaka-open na ng pandemic, ang dami kong na-spend ng oras noon kasi ang hirap magpa-schedule. Oo, pagpa-schedule ka online. Pero ang tagal pa rin. Pabalik-balik pa rin ako. Yes. Marami siyang kaartihan. Sana ano. Agree ako talaga dyan. Kasi tanggalin na ako. Yung mga ano. Tanggalin na yung mga maraming requirements talaga. Kasi waste of time. Waste para of sa time. Amin. Correct. Tama. Kasi nga, ang oras is a very precious for us. Kasi nga, 2 weeks lang meron tayo. Yeah, 2 weeks lang kami. And then, yun, ano pa yung iba sa pagpa-process ng paper. So, instead na i-spend mo yun sa family mo, you have to go early ka para lang maano yan. So, Tapos ha, pag hindi ka makakuha ng OEC dito, kukuha ka ng OEC sa Pilipinas. Yes. Ito pa, mahirap kumuha ng OEC sa Pilipinas. Yes, true. Mahirap, kaya hindi mas maganda dito. Hindi lahat naka-experience ng madali kumuha. Uh-oh. Pero mostly talaga, nakakausap ko ngayon, na hirap sila kumuha ng OEC sa Pilipinas. So, ayun guys, that's all for today. I hope we entertain you all. That's my life. That's my what? Yes, yun yung kwento ng Bilang OFW. Yes. Bye, thank you for watching. Bye!